Magandang araw mga bata! Ako si Madam Guro, ang online teacher niyo na magbibigay aral pero hindi magbibigay ng lesson. Kumusta na kayo? Buti naman at okay pa kayo pero siguradong mas aayos pa ang araw niyo kung ilalike, follow at subscribe niyo kami sa aming mga social media accounts. Maliban sa boredom, ano pa ba ang mga problema niyo? Okay, simulan na natin to. Posible po ba yung religious pero naninira ng tao? Nako. Ang tricky niyang question mo ah. Marami kasing self-proclaimed religious person pero hindi naman natin nakikita sa kanilang ginagawa or kinikilos, di ba? Sabi nga ng isang kasabihan, actions speak louder than words. So parang practice what you preach. Kung ano yung sinasabi mong pagkatao mo, dapat yun yung pinakikita mong karakter sa ilabas ng ibang tao. Or kung sinasabi mong religious ka, ipakita mo sa bawat kilos mo. Kung sinasabi mo matinukang tao, ipakita mo sa kapwa mo na nandyan ka para sa kanila. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang sabihin na ganito ka kung hindi naman ganoon yung pinoportray mong character kapag nasa labas ka na. Tandaan natin ha, we should practice what we preach. Kumbaga, walk the talk mga bata. Kailangan kapag sinabi mo, panindigan mo kung ganong kaklase ng tao, ipakita mo sa iba. At wag na wag niyo uugaliin ang manira ng ibang tao dahil hindi tama yan. Ang kailangang buhay na pinapakailaman natin is yung sarili lang nating buhay. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng paninira natin sa iba dahil hindi naman tama yun. Dahil bukod sa kasalanan yun, eh nakakasakit pa tayo ng iba. Okay, gets mo yun? Okay, next na tayo. Yung kaklase ko nag-post, miss na raw niya magnakaw ng ballpen. Ilang beses na rin niyang hindi binalik ang hiniram na gamit. Though hindi na kami nagkikita, gusto ko lang sana matigil na yung habit niya na yun, baka kasi lumala pa. Nako, marami din ako naging ganyang kaklase na mahilig mag-nenok ng ballpen o kaya manghihirap tapos hindi na isusole. Nakakatawa naman yung kaklase mo. Bakit yung namimiss niya yung pagnanakaw ng ballpen, hindi yung pagsusulat ng lesson gamit yung sarili niyang ballpen? Maganda nga yung naisip mo, kausapin mo siya, pagsabihan mo siya na iwasan niya na yung paghihiram ng gamit tapos hindi niya ibabalik or yung pag-nenok niya ng ballpen na hindi naman kanya. Dahil syempre, marami nangangailangan ng ballpen, lalo na pag marami pinapasulat si ma'am, di ba? Kausapin mo siya kasi hindi natin masabi, baka mamaya makasanayan niya yan at hindi lang ballpen yung kunin niya ng basta-basta, lalo't hindi naman sa kanya. Maganda yan, bilang kaklase niya, bilang kaibigan ka niya at concerned ka sa kanya, sabihan mo siya na itigil niya na yung habit niya na yun at baka iba pang gamit yung makuha niya at mapahamak pa siya dyan sa ginagawa niya, okay? Next! Nag-grant ako sa GC namin patungkol sa class president namin. Ang reply niya, mahirap daw maging presidente kapag ako yung kaklase. Mag-a-adjust na lang po ba ako? Siguro reply ka na mahirap maging estudyante kapag ikaw ang presidente. Charot! Wag! Wag mo gawin yun! Wag! Dahil mag-aaway lang kayo. Oo, mag-adjust ka. Kailangan pareho kayong mag-adjust sa isa't isa. Hindi pwedeng dalawang mainit na ulo eh lagi na lang magsasalpukan. Kumbaga, kung hindi niya kayang magpakumbaba, ikaw na mismo ibaba mo yung pride mo. Magpakumbaba ka. Intindihin mo kung ano yung pinanggagalingan niya, kung bakit ba siya kunyari high blood lagi, kung bakit mainit ulo niya lagi sa inyo, sa mga kaklase mo. Dahil mahirap naman talaga maging class president dahil ikaw yung kumbaga naatasan ng advisor ninyo na magbantay sa inyo kapag wala siya. Siya yung pinagbibili na ng mga trabaho kapag hindi nyo kasama si advisor nyo. So, mag-adjust ka o huwag mong patulan si class president nyo. Intindihin mo na lang yung sinabi niya na mahirap daw maging presidente pag ikaw yung kaklase. Baka may iba siyang pinagdadaanan at nadamay ka. Tandaan mo, huwag na huwag mong papatulan dahil
sigurado ako walang magandang mangyayari. So, mas maganda na yung magpakumbaba ka. Dahil ang nagpapakumbaba or nagpapakababa ay tinataas ng Diyos, di ba? Tandaan mo lagi yan, ha? May text na tayo. May kaklase akong bisexual. Dahil ayaw niyang malaman yun ng iba, magjojowa siya tapos mag-iiwan. Parang mali naman yung ginagawa ng kaklase mo na magjojowa siya tapos iiwan na lang niya para lang mapagtakpan niya kung sino talaga siya. Mali yun. Mali yung ginagawa niya na oo, ayaw niyang mabuko pero nananakit siya ng iba. Siguro it's time na para kausapin mo siya, i-confront mo siya na kung natatakot siyang i-reveal kung ano talaga yung sexuality niya, kung sino talaga siya, eh hindi niya na kailangan mangdamay pa ng iba dahil hindi natin masabi, minahal na siguro siya ng partner niya or na-attach na sa kanya, tapos bigla nang iiwan dahil lang nagpapanggap siya na ganito yung kasarian niya. Mali yan, kausapin mo siya. Kausapin mo siya ng masinsinan, ipaintindi mo sa kanya na hindi niya kailangan manggamit ng ibang tao para lang mapagtakpan kung sino talaga siya. Kung natatakot siya, malaman ng magulang niya, malaman ng mga kaibigan niyo, eh hindi niya kailangan gamitin yung ibang tao para doon. Kung ayaw niyang mabuking, sige, panindigan niya, pero hindi niya kailangan manakit ng iba para lang mapasaya niya yung sarili niya. Diba? Okay, so kausapin mo na siya, ha? Now na talaga. Okay, next na tayo. Ang bagal po ng internet sa amin para makapanood ako ng iba namang series. Pagalitan nyo naman po yung internet provider namin. Ha ha ha, natawa ka pa? Ako nga, iha iho. Dito sa amin, talagang hirap na hirap ako sa internet connection pero wala akong magawa. Hindi ko sila pwedeng pagalitan dahil naiintindihan ko naman na sa ngayon, marami talagang nangangailangan ng internet connection. Marami talagang services na kailangan ng internet. So, isipin mo na lang marami tayong kagaw sa malakas na connection ng internet. So, hindi na tayo dapat mang-away. Huwag na natin silang awayin dahil mas marami pang pwedeng gawin kaysa manood ng iba't ibang series. Magbasa-basa ka dyan. Review mo yung mga past lessons mo. Makipag-bonding ka kasama si nanay, si tatay. Makipaglaro ka kasama yung mga kapatid mo. Huwag mo ubusin yung oras mo sa panonood ng series dahil mas mahalaga yung oras mo kasama yung pamilya mo. Okay? Gets mo yun? Dapat ha, gets mo yun. Naku, alam niyo mga bata, ngayong pandemic, alam ko na lahat kayo nahihirapan emotionally, physically, pero huwag mong itago yan. Huwag mong hayaan na ikimkim mo lang yan dahil may mga tao na nagmamahal sa'yo at may pakialam sa'yo. At nandito lang si Madam Guro para sa'yo. Kaya mag-like, follow, at subscribe ka lang sa aming mga social media accounts para ma-notify ka sa iba pang video na kasama ako. Huwag kalimutan ang payo ni Madam Guro. Hindi porket may jowa ka, magpupuyat ka na. Kinakailangan mo ng sapat na tulog para healthy contra COVID-19. Muli ako si Madam Guro. See you soon!